buenos días. Buenos días, tuloy. Buenas tardes. Magandang hapon, listas sa Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Medyo napasubo tayo ng pagmimerienda rito. Ebe, sesta time eh. Alam niyo naman, panay pa, inom-inom tayo ng kape. Ayan. Ito si Engineer Wasi-Wasi kasi kahina pa ako kinakausap. Kape-kape raw kami, kape-kape muna dahil kasi siesta time down. Sumobrang relax namin. Pero yun pala, Senyor Balita na pala ngayon sa hapon na yun. At habang kayo nagsisiesta dyan, habang kayo kuya-kuya ko, Senyora, at siyempre binabati na po namin ang lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ngayon? Martes, ayan. Ngayon po ay huling araw ng taon, hindi, huling araw ng mundo, hindi, huling araw po ng buwan ng Enero taong 2023, Senyora. Samahan po ninyo kami hanggang alas 3 tayo ng hapon at sa pag-adid pa rin namin sa inyo ng ating mga Romero Peking mga balita, Romero Peking mga issue, Romero Peking mga serbisyo at siyempre sa habang kayo ay pasesta-sesta, habang kayo nagbimerienda, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-adid ng mga balita, balita con merienda. Ngayong araw na ito ng Martes, 4 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon, sweldo na, sweldo. Engineer, sweldo! Sweldo na! Wala na raw po. Naiabot na po ni Engineer Wasi-Wasi para daw nagdaan lang sa palad niya. Nabigay mo na agad? Ha? Kaya pala wala na. Alas tres lang. Kanginang umaga binigay sa'yo, ngayong hapon, wala na. Talaga din naman, no? Ang bigat talaga ng buhay natin. Pero anyway, samahan pa rin ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. Si Senyor Ray Pacheco pa rin po, ang inyong kaboka-boka. Entra na tayo! Entra! Senyor Balita! Balita! Sa mga umaariba nating mga balita habang pakuya-kuya-ko kayo, habang pasesta-siesta tayo, Senyora. Handa na po si Health Officer in Charge, Maria Rosario Berhere. Sakali man, ha, handa lang siya, pero hindi pa siya, ha? Maliwanag po yun, ha? Handa lang siya, naghahanda siya, baka sakali. Ayan, tama ba, Engineer Wasi-Wasi? Baka sakali lang. Nagbabaka sakali ho si Health Officer in Charge, Rosario Berhere, baka sakali. Anong malay nyo? Kung makalusot, di ba? Ha? Hindi natin alam eh. Hindi natin makalusot eh. Siya nagbabaka sakali din. Masama ba namang magbaka sakali ka? Kaya mabuti naghahanda ka. Anytime from now, naghahanda po siya. Baka nga naman, anong malay mo? Maitalaga siya bilang susunod na kalihim ng kagawaran. Kung hindi, di pasensyahan lang. Ganun lang ang buhay talaga eh. Di ba? Ganun lang ang buhay, Senyora. Ganun lang ang buhay, Officer OIC, Maria Rosario Berhere. Ayon po kay Berhere, bagamat meron siyang pag-aaninlangan, nag-aaninlangan pa rin siya eh. Kasi may nagbubulong ba sa inyo, OIC? May nagbubulong ba? May nagbubulong siguro. Kaya medyo naghahanda-handa rin siya. Baka may nagbubulong sa inyo, may bumubulong, may nagsasabi na, baka ikaw na. Ayan. Kaya lang, may bumubulong din. Baka hindi ikaw. Yun nga lang eh. Kaya nagtatalo-talo din ang isip mo dyan eh. Kung ikaw ba o hindi. Ako na ba? Hindi ko alam kung kayo na talaga. Pero may nagsasabi niya, may bumubulong-bulong para kung na nakikinikinita. Kaya nagsalita ko ng ganyan si OIC Maria Rosario Berhere. Nagbaka sakali siya dahil may nagbibigay na ng ano sa kanya, ng tip. Ayan. At meron din naman nagsasabing, baka hindi. Yun lang. Sa tingin, pero yung iba, sa tingin ko pwede. Ayan. Ganyan. Sa tingin ko pwede. Baka ikaw na eh. Tingin namin, ikaw din eh. Pero sa tingin ko, hindi ikaw eh. Ang hirap naman talaga nito. Dalawang tingin yan eh. Hindi ko alam. Ano ba kayo, duling? Hindi. Pareho lang ho ng tingin yan. Kaya lang, iba talaga ang tingin ng isa, iba ang tingin ng isa. Kaya, matatandaan sinabi ho ni Berhere na pinaubaya na po niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung siya ang i-appoint o hindi bilang DOH Secretary. At dapat din na ipinahayag ni Marcos, ako natatanda ninyo na magtatalaga lamang siya ng kalihim ng ahensya sakali daw po bumalik sa normal, ha? Sa normal ang sitwasyon ng COVID-19. Hindi pa naman bumabalik sa normal eh, ha? Kaya medyo tingnan niyo muna, OIC. Tingnan niyo, you see it, OIC. OIC, OIC rin naman lang eh. Tingnan natin, ha? At baka ho ika nga eh, baka lang. Mabuti naman yung nagbabaka sakali kaysa hindi. Pero huwag kayong masyadong aasa dahil napakasakit eh. Di ba, Engineer? Ikaw ba nakaasa ka na minsan? Ang hirap yung umasa eh. Yung bang
nandigaw ka. Di ba, Engineer Masiwasi, nandigaw tayo. Lahat ng parang nakikita natin, parang, uy, parang gusto na ako, ha. Yan, ganyan eh. Parang ganyan lang yan, o, oh, I see, Berere. Pa, parang gusto na niya ako. Tingin ko, parang okay, pag nagkikita kami, nakagiti. Ayan. Ayan, ganyan eh. Ganyan lagi yan eh. Parang, kaya, o, I see, huwag ka makukuha dun sa mga ngiti-ngiti, yung mga pakamay-kamay sa'yo ni President Marcos, huwag kang aasa dun. Hanggang wala yung papel. Pero yung, siyempre, oy, lalo na yung, di ba, gumaganda yung pakiramdam mo, lalo na. Congratulations, OIC Yaberhere. You make a good job. Thank you so much for your successful job. Yan, yung mga ganyan. Yung mga ganyan mga palutang, ha? Eh, mga, medyo nakakataba ng puso yan, eh. Medyo parang nagbibigay ng pag-asa. Ako na siguro. Yan, ganyan yan, eh. Tama ba, Engineer Wasi-Wasi? Ayan. Parang lang ho yan. Parang pag-ibig lang yan, Engineer. Engineer Tuloy. Officer in Charge, Maria Rosario Berhere. Parang lang ho yan, nanliligaw kayo. Ayan. Kaya lang, baligtad, ba't kayo nanliligaw? Babae kayo. Hindi ko para ho sa mga nanliligaw lang. Kunukumpara lang ho natin yan sa nanliligaw. Na, para bang ang tingin ninyo, uy, may pag-asa na. Ayan, may pag-asa na. Hindi, ngiti-ngitian ako. Ayan. pag may binibigay ako, tinatanggap naman. Ayan, ganyan yan eh. Ganyan yan. Pero napatid po ngayon. Ayan o. Pero ipinayag po ni Marcos na magtatalaga lamang siya kapag bumalik na tayo sa normal. Hintayin nyo, ha? Hintayin nyo mag-normal. Tingnan natin, pag nag-normal, baka kayo na nga. Ha? At 10 minutos na makalipas ang nagmamadaling alas 3. Bakit nagmamadali ang alas 3? Eh, relax lang tayo. Hindi yun yung kamukha ng umaga. Talaga nagmamadali yung alas 6. Pero pag alas 3, hindi tayo nagmamadali. Relax lang tayo. Cool and collected. Habang kayo nagmimeryenda, habang kayo nagsesesta, tuloy-tuloy naman ang pag-atid namin sa inyo ng ating mga Romero Peque at umaaribang mga balita. 10 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Senyor Balita! Tiniyak po ng Metropolitan Water Works Beverage System na matatanggap na sa Pebrero ng mga customer ng Maynilad. Ito po magandang balita sa inyo lahat, ha? Ang rebate. Ano yung rebate na yan? Pag sinabing rebate, balik bayad. Ayan, yung binayad nyo, ibabalik sa inyo. Ba, maganda. Para sa kanilang konsumo ng tubig. Pero hindi bibigay pera. Hindi bibigay pera. Alam ko, hindi pera bibigay dito eh. Ang mangyayari lang po, sabi ho nung chief regulator na si Patrick Lester ng MWSS na yung 27.4 million, hindi ho ninyo paghahati-hati dyan para ibalik sa inyo, ha? Na rebate, magre-reflect lang yan sa bill ninyo. Ayun, ha? Kala nyo, may cash kayo. Asa ka pa? Ito si General Wasi-Wasi. Alam nyo naman, tagal na rin nagtitis ito. Puro wasi-wasi lang ito. Eh, katapos ngayon, ito na. At ibabalik na raw yung perang, yung binayad daw. Eh, pero kala niya, cash na ibibigay sa kanya. Nek-nek mo. Asa ka pa? Kala mo, pera, ha? Ilalagay din sa resibo mo lang, magre-reflect lang na, oy, babawasan ang bayad mo. Ayan. Ganun lang. Kala niya, meron siya panloto, ha? Kasi yun ang point niya. Pag binigay nga naman yung rebate, may panloto siya. Talaga magaling to sila yung engineer, wasi-wasi. Ayon po sa MWSS, Regulatory Office, nagpataw sila ng multa sa Maynila dahil nilabag po ng water concessioner yung kontrata na nagsasad na dapat ay may supply ng tubig 24 oras. Eh kaso, isipin nyo, ilang araw hindi naligo si engineer, wasi-wasi. Puro lang wisik-wisik ang ginagawa niya. Ang laki ng pagtitiis niya pagkatapos ngayon. Ayan. Ayan ang gante. Ayan ang bawi. Makakapag-rebate siya. Kaya lang hindi ho pera. Sorry ka, Engineer Wasi-Wasi. Wala kang ipang loloto. Ayan. At dagdag pa ng MWSS na babantayan nila ang magiging compliance o pagsunod ng Maynilad dito po sa rebate. Tignan nyo mabuti ang resibo nyo, ha? Para po sa mga customer nila na epektuhan ng water interruption mula noong December 2022 hanggang Enero 2023. Yan po ang tinatawag na bawi. Yan, babawiin na yung perang binayad nyo. Pero ang pagbawi, nandun lang sa resibo nyo. Hindi nyo matatanggap ang pera. Yan ang dantalo tayo, no? Engineer, no? Kasi nagbayad tayo ng cash, eh. Di ba? Sana ibalik din nila yung ng cash natin. Kami nang bahala dyan. Eh, bakit kayo nilalagay nyo lang sa resibo namin? Eh, anong panay namin dyan? Kuya, eh, may mga nangyayari, mga hocus-pocus dyan. Hindi namin alam, di ba? Na
naintindihan ba natin ang hocus-pocus dyan sa mga ano, sa resibo natin, dyan na nagre-reflect sa bill natin? Hindi ko namin alam eh. Hindi ko namin alam yan eh. Hindi ka mukha nung, ang alam ng engineer, wasi-wasi. Halimbawa, napasobra kayo ng bayad ng 20 pesos. Malaki ba yun? Mahina yun? Mahina. 50 pesos. Ayan. Malaki pa rin. Mahina. 200. Ayan. Malaki lang yan. Pwede rin itaya. 200. Ayaw mo pa rin. 200 pesos. Pwede lang itaya yan. Ano ka ba? Kesa wala. Mabira ka. Ayan po. Ayan. Halimbawa lang. Kasi nung malabas po, 27.4 million pesos. Ilang kaya yung maghahati-hati dyan? Yan ang hindi ko alam kung ilan yung maghahati-hati sa 27.4 million. At syempre, yung naapekto ano ng water interruption, kailan yan? December 2022 hanggang Enero 2023. Halos isang buwan lang naman, engineer eh. Kaya konti lang yan. Palagay ko konti lang yan. At sinabi po ng MWSS na magiging cover ng rebate program mahigit 200,000 households sa mga lungsod ng Buntinlupa, Paranaque. Taga saan ka ba, engineer? Taga saan ka? Las Piñas at sa mga bayan ng Bacoor, yan ha, Imos, Rosario, Noveleta, sa Cavite. Kasama ka? Hindi ka kasama. Kawit ka eh. Wala ka. Kung kawit ka, layo eh. Lumampas sa'yo eh. Ayan, Bacoor lang eh. Tsaka Imus lang eh. Tsaka Rosario. Tsaka Noveleta. Walang kawit. Nakawit. 14 minutos na, senyora. Makalipas ang alas 3 ng hapon. Uy, 15 na pala. 15 na. Magbabalik kami. Magbabalik po ang Senyor Balita ngayong araw na ito ng Martes sa ating panghapong edisyon. Napag-ati namin sa inyo ng mga Balita con Merienda ngayong araw na ito. Saan ka nakakita? Balita con Merienda o Merienda con Balita. Ang ganda pakinggan, di ba? Merienda na, may balita pa. Saan ka pa? Magbabalik po kami. Sandali po lamang. Senyor Balita! Okay, balik tayo sa ating panghapong edisyon ng Senyor Balita. Siyempre, Senyor Balita con Merienda. Ayan, ayan ang mabigat din eh. Senyor Balita con Merienda tayo ngayong araw na ito ng Martes at huling araw po ng buwan ng Enero. Wala na raw sweldo, sabi ni Engineer Wasi-Wasi. Wala na. Naubos na raw. Dumaan daw sa palad ng ating nung ating Senyora de Palengke, nung ating Senyora de Cusina. Talagang, ano yun? Bakit? Hindi ba binabudget o nakabudget na? Budgeted na? Talagang wala na yun. Hindi na. Wala nang itinira sa'yo? Walang itinira sa'yo, Engineer Wasi-Wasi. Ang hirap din naman, ano? Anyway, samahan pa rin ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. Sa patuloy pa rin namin ng pag-atid sa inyo ng mga umaariba natin mga balita at umaaribang mga issue at report mula sa mga kagapay natin ng mga bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at ganoon din ang ating mga Metro Ronda, yung mga Ronda reporters natin. Ha? Makakasama natin yan sa kabuuan ng ating palatuntunan ngayong araw na ito na sa kabila na ika nga ay yung oil price natin ay non-stop, kaya kamot ulo tayo ngayon lahat. Ha? Kamot ulo pa rin tayo. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan eh. Okay, tignan muna natin yung report ng ating Ronda reporters. Si Danny Cruz, dyan po sa may lugar ng area ng Malabon. Alamin nga natin, yung COMELEC registration daw sa lungsod ng Malabon, nakapagtala na ng mahigit 7,000 residente ang nairehistro. Ibig sabihin, tuloy na ha. Tuloy na. Mapapalitan na rin ng yung mahabang termino ng inyong mga barangay officials. Mukhang hindi na talagang medyo ika nga mapapalitan na kung talagang dapat palitan at kung hindi naman dapat palitan. Alamin natin yan. At syempre, tingnan natin ang ating Ronda reporter si Danny Cruz. Metro Patrol Report. Danny. Yes, senyor, nakapagtala na ang COMELEC Malabo na mahigit 7,000 residente na kanilang nairehistro simula December 12, 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay COMELEC Election Officer Attorney Jetmal William Daldas, ngayong last day ng registration, kaninang umaga sa record ng COMELEC, nasa 660 na ang kanilang nairehistro at patuloy pa ang pagdating ng mga residente dito sa Robinson Town Mall sa lungsod ng Malabon para humabol. Maayos anya at walang naging problema ang ginagawa nilang registration dito sa lungsod ng Malabon. Last day ng voters registration. Ngayon pa lang morning, nakapag-register na kami ng around 660 plus and counting. Today lang yun ha. Pero nag-expect pa kami ngayong afternoon na marami pa magdadatingan. Lalo na may pronouncement si chairman namin, Chairman Garcia, na 5 p.m. mag-extend kami ng processing hours. Pero buong Malabon,
From December 12 until today, January 31, naka-register na kami ng around 7,200. Smooth naman, wala naman laging problema. Actually, nung una, medyo, sa totoo lang, medyo konti ang nagre-register. Pero siguro dahil sa mga voters education na efforts natin, nainganyo naman yung mga, lalo na yung mga kabataan na mag-register. Ayon kay Attorney Dahaldas, 10 minuto hanggang 15 minuto inaabot ang pagpaparehistro at ayon sa kanya, karamihan dito ay 15 taon hanggang 18 taon na botante ng SK. Ito si Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat ng ating kasama mula po dyan sa lugar ng... Anong area na? Nabotas ba yan? Ayan. At syempre mula po dyan sa area na yan, tinan naman natin ang si Melvin Machado ba yon? Si Melvin ano? Si Melvin? Ano yan? Sino ba yung nag-report kagina sa atin? Sino yung nag-report sa atin kagina? Si Danny. Ayun, dyan po sa nabotas yan. Ano? Nawala ka agad eh. Nawala ka agad si Danny. Huwag nyo muna nga alisin ha. Sadali lang, huwag nyo muna nga alisin ha. At hindi ko na makinakita agad kung sino yung nag-report kanina. Okay, mula po dun sa lugar natin sa nabotas. Tinan naman natin ngayon. Ano to? Naga? Ha? Sa Naga naman tayo ha. Mula po sa Metro Manila, pupunta tayo sa Naga. At nandun po, yung tungkol pa rin sa pagpaparehistro. Talagang ika nga, alam na to, seryoso na ha. Mapapalitan na, o dapat mapalitan, o dapat manatili ang ating barangay. Sapagkat yung iba po, talagang gusto nila mapalitan na yung barangay nila. Ay yung iba naman, ay gusto nila mapanatili yung barangay nila kung mahusay naman ang panunungkulan nito. Sapagkat napakahalaga po ng mga barangay official, senyora. Sila po ang unang nakakaalam ng mga kalagay yan ng taong bayan. Kaya ganun kahalaga ang barangay natin. Kaya kailangan maging seryoso po itong mga tatakbo, ha? Yung papalitan ninyo ay sigurado ninyo na gawin nyo yung nararapat ninyong gawin. Sila, kasi po kayo yung unang takbuhan ng mga nangangailangan. Ganun ang trabaho ng barangay, senyora. Ang maayos na barangay at siyempre, sila po ay nagpapaira ng kapayapaan at pag-unlad sa bayan. Diyan ang nagsisimula yan. Kaya piliin natin yung pipiliin nyo na ngayon. Itong darating na eleksyon na ito, na ngayon ay marami nagpaparehistro. Tingnan natin nga sa Naga, kung ilan nyo, ilan yan, mga nagpaparehistro sa COMELEC, dagsa ngayon, ha, sa huling araw po ngayon ng pagpaparehistro. Alam nyo mga Pilipino, ganun eh, kung kailan huling araw, tsaka nagmamadali, at tsaka nag-abuhap. Kaya palagi ko, punong-puno ang registration center natin. Alamin nga natin ang Naga. Ronda Provincia. Dumako tayo dando si Melvin Machado dyan po sa Naga area. Maray nga hapon. Melvin? Senyor, maray na hapon. Humabol ngayong huling araw ng pagpaparehistro ang ilang kabataang bagong butante sa lungsod ng Naga na maagang pumila sa tanggapan ng Commission on Elections kaninang umaga. Ang kay Naga City Election Officer Attorney Mike Julia, wala silang iiwang kliyente ngayong araw na hindi nabibigyan aksyon ang kanilang transaksyon sa COMELEC. Kung ito ay magpaparehistro, lilipat ang ibang munisipyo o magpapabago ng entry. Ngayong araw, inaasahan na merong 200 hanggang 300 na magpaparehistro sa COMELEC na idadagdag sa 3,300 na mga butante ng lungsod ng Naga na datos nitong nakaraang Disyembre bago pinalawig ang pagre-rehistro hanggang ngayong katapusan ng buwan ng Enero. Wala namang naitalang problema ang COMELEC Naga sa buong panahon ng pagrehistro ng mga butante at maging sa mga nag-update ng kanilang records sa tanggapan ng Commission on Election. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Melvin Machado. Direktamente, dyan po naman sa Naga, sa Camarines Sur. Nagatid sa ating orasan, 27 minutos na makalipas ang alas 3 ng hapon. Siyempre, balita kung merienda tayo sa Senyor Balita. Ngayong araw na ito ng... Sweldo. Kala mo kung ano, ha? Araw ng sweldo. Sabi ni Engineer Wasi-Wasi, wala na. Huling araw po ngayon at bukas, Pebrero na tayo. Naku, bukas nga pala pagmamahalan.
buwan na ng pagmamahalan bukas. Hindi na ba kayo nagsawa ng pagmamahalan? Ng ano, ng sibuyas, pagmamahalan ng baboy, pagmamahalan, ano ba naman nagmamahalan na? Magmamahalan ng bigas, hindi ba kayo nagsawa sa nagmamahalan? At bukas eh, buwan pa ng pagmamahalan. Hindi, iba namang klase daw ng pagmamahalan yung bukas ha. Kaya asahan natin magandang pagmamahalan yan. Ayan, okay, asahan natin yan. Pero sabi nga, oy, ito, busibling dumating po sa bansa. Ang first batch ngayon ng COVID-19, itong tinatawag natin bivalent vaccine sa katapusan po ng Marso. Ayan, ito po sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Bergere na baka sakali siya po ang ating maging secretary. Baka sakali lang ha, sinasabi ko sa inyo, baka sakali na mula po sa COVAX facility ang mga nasabing bakuna. Dagdag pa niya, may ilang bansa na rin ang nag-aalok sa Pilipinas ng donasyon dito po sa tinatawag nating bivalent vaccines. Nabatid na target ng naturang bakuna ang Omicron variant at original na uri ng COVID-19 na virus. Ayan. Ayan po ang ating mga balita tungkol pa rin dito sa vaccine na ito na posibleng dumating ang first batch nito para po sa katapusan ng Marso para dito po sa tinatawag na bivalent vaccine. Para ba saan yung bivalent vaccine? Ayan. Ayan. Yan na naman ang tanong. Para sa bakuna rin yan. Omicron variant. Ayan. Marami hong iba-ibang variant na dumarating dito sa Pilipinas. Ano? Kaya talagang hindi pa tayo pwedeng magdeklara ng tinatawag na endemic ang ating mundo. Ang buong mundo. Buong mundo yan eh. Yung endemic na yan. At kung yan eh, sakasakali talagang makikita natin wala nang dumarating na mga variant. Pero kaso, dami nga dumarating na variant. Kaya may banibago na namang batch ng vaccines para po sa katapusan ito ng Marso. Magbabalik kami ha? Sandali lang. Magbabalik tayo, di ba? Magbabalik tayo, di ba? Hanggang anong oras ba tayo? Hindi ba tayo mag-session ID? Wala? Mamaya pa? Talagang naninibago ako dito. Mamaya, anong oras ang station ID natin? Ha? 45. Na, nag-iba na. So, hindi na tayo kalakalahati, ha? Iba ng klase, ha? Nagbago. Nalito ako dun, ha? Okay. Sandali po lamang. At, ayun, na 25, 45, ano pa? Parang si Raul, ha? Raul 45, ha? Na, yung break natin. Ayan. Si Raul lang ang alam kong 45, eh. Pagdating sa 45. So mamaya po tayong 45. Tuloy-tuloy lang tayo ha, sa pag-aati namin sa inyo ng ating mga Romero Peque, mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Ito pa rin ang palatuntunan. Senyor Balita! Kumbensido naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang naitulong ng mga pribadong sektor sa pagsasapinal ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Mahaba-haba ito ha. Hanggang 2028 po ito ha. Aminado po si PBBM na hindi na magagawa ang mga plano ng sila lang kaya kailangan po ang pakikisa ng mga pribadong sektor sa lahat ng plano ng gobyerno para sa hinaharap. Anya, mahalagang mapalakas po ang tinatawag na partnership ng gobyerno sa private sector, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Siyempre, kailangan natin ng mga mamumuhunan dyan, kaya lang, ang dapat nating iwasan dyan, at dapat ito rin ang mabigyan ng pansin, yung corruption na magiging sagabal, lalo-lalo na, alam nyo naman, punta ng punta ang presidente sa iba't ibang bansa para makipag-uusap dun sa mga dayuhang mga investors natin, pero siyempre, ang nagiging sagabal na dapat pagkukunan ng pansin ng ating gobyerno, ang corruption. Kasi nung magsalita po ang Pangulong Marcos, natatandaan nyo sa New York, sinabi niya sa mga investors na ang Pilipinas ay bright spot. Ganda pakinggan, ano? Bright spot sa kanilang radar. At ibig sabihin, pag sinabing bright spot, anong ibig sabihin niya na Engineer Wasi-Wasi? Naintindihan mo ba yung bright spot? English yan, ha? English yan. Pero liniwanagin natin yan. Kung ano yung bright spot na yan. Ibig sabihin yan, maliwanag. Kung naman noon, dilaw nino noon, bright nga eh. Di maliwanag. Maliwanag. Ano pa? Matatag. Ano pa? At may malaking potential po ang Islas de Filipinas para po sa mga mamumuhunan. Ayan, yan ang pinagmalaki ni BBM. Ha? At siyempre, pag sinabi natin pinagmamalaki niya yung paglago ng gross domestic product natin, siyempre, umuunlad na kalagayan na sana buhay natin, tumataas yan yung tinatawag nating manufacturing activity at ang pinalalakas na trade infrastructure habang pinayag din ng presidente yung mga bagong patakaran doon sa economic liberalization at ang pagluluwag sa ating foreign
investment restrictions. Kaya yung pag-iikayat po ng ating Pangulo sa mga investors ay sinigunda naman ng grupo ng mga negosyante na nagsasabing ang Pilipinas po ang susunod. Ha? Ang susunod, engineer. Alam mo kung ano? Sabi ng mga grupo ng mga negosyante, ang Pilipinas ang susunod na higante sa Asia. Hindi ano ha, hindi punggok ha sa Asia. Ha? Hindi punggok, hindi pandak sa Asia, kundi higante. Na ang ibig sabihin, mangingibabaw po ang lakas at pag-unlad ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Yan po ang sabi ng mga grupo. At kaya kailangan natin, nararapat lamang na ganyan ang... Kaya nga siyempre, halinawa yung mga panghihikayat na ng sa mga dayuhang investors po na ginagawa ngayon ng Pangulo ay magbunga ng marami at dumagsa ito sa Pilipinas. Pero ang nagiging sagabal lang natin, yung mga sagabal ng mga dayuhang, yung mga corruption natin, ang ingatan natin. Hari nawa, mula sa pagkakalugmok natin sa ekonomiya dahil sa pananalasa po ng COVID-19, mabilis na ika nga na makabangon sa tulong ng mga dayuhan. Hari nawa, magbunga pa ng maraming trabaho ang pamunuan ng mga pamumuhunan po dito ng ating mga dayuhan. Sana nga. Meron na po tayong 34 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon, oras de merienda con Balita. Señor Balita! Andala, aabot na po sa 10 senior officials ng Philippine National Police o PNP ang hindi pa nakapagsusumite ng kanilang courtesy resignation. Kahapon pa ito, di ba? Kahapon pa ng kapanayamin natin ng police, ang ating spokesman ng PNP, sinabi po nila 10 at tinasa nila hopefully na yung 10 na yan ay magsusumite. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakapagsumite. Ayon po kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, ang nasabing mga opisyal ay meron hanggang ngayong araw, Enero at 31, para maghain ng kanilang resignation. Mula po sa nasabing bilang, 7 ang nakatakdang magretiro at maaaring mag-avail ng kanilang retirement benefits. Kaya naman pala 10. Pero 7 doon, kung 7, 3 na lang. Kahit na hindi magsumite ng resignation, maliban kung naharap sila sa mga kasong kriminal. At batay po sa datos ng ahensya, nasa 941 mula po sa 951 na kabuang senior citizens ang nagsumite na ng courtesy resignations. Kung matatandaan ninyo, hinimok po ng Department of Interior and Local Government yung mga top ranking na police natin, yung mga top ranking of police officials na magretiro na sila bilang bahagi ng internal cleansing. Paglilinis po yan sa mga tauhan na maaaring sangkot dito po sa illegal na drug trade natin. Alam niyo naman, yan ang binibigyan pansin ngayon ng Pangulo. Siyempre, dapat laki yung problema natin pa rin dyan sa tinatawag na maliban nun sa corruption, problema pa rin natin talaga yung droga. Manako, pag nangusapan natin ng droga, manandyan pa rin ang mga drug lord. Dapat yan po ang dapat unahing target ngayon, at yan po naman ang ginagawang unang target ngayon sa drug war ni Pangulong ni PBBM. Ayan. Grabe po talaga. Bumaba kasi ng droga dito na naman sa bansa. Kaya nga, mas mainam sana kung mas maraming drug lord ang mabibilanggo. Meron kaya, giniwasi-wasi? Sana. May nalaman ka ba na bilanggo smugglers na kilala? Mga kilala na, pinangalanan na. Meron ba nakabilanggo? Wala. Yung pa kayang drug lord, hindi ko alam ha. Sana nga makakuha tayo ng mga malalaking mga pangalan sa drug lord. Ayan. Grabe ho talaga, bumabaho ng droga. Batid naman natin na ang droga pa rin ang isa sa mga salot na nagpapahirap sa lipunan. Kaya nitong wasakin, di ba? Marami ng winasak na tahanan yan, di ba? Tama ba? Kaya hamon po sa pamunuan niya ng PNP. Kaya itong ginawa ngayon ng ating DILG para makapa natin. Kasi may mga nasasangkot ng mga lesbo . May mga nasasangkot ng mga lesbo. Kaya po medyo isinasaalang-alang natin ngayon yan. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo. 37 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Señor Balita!
Merienda con Balita pa rin tayo sa bagay ng ating Senyor Balita panghapong edisyon ngayong araw na ito ng Martes, huling araw ng buwan ng Enero, taong 2023, siyempre 2023. Samantala, gumagawa na po ng paraan ng Department of Energy para no? Para daw masolusyunan ang kakapusan sa supply ng kuryente sa mga off-grid areas sa ilang lugar sa bansa. Ito po yung ginit ni DOE Secretary Rafael Lutilla na layo nitong tulungan ang National Power Corporation o NPC sa mga kakulangan ng pondo upang mabayaran ang mga fuel charges na umaabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Wow! Ayon po sa kalihim, inaantay na lamang nila ang approval ng Department of Budget and Management kaugnay sa kaukulang pondo samantala at muling tiniyak po ng DOE na may sasayos nila ang lahat ng naturang power supply para po maiwasan. Ito na tayo, palapit ng palapit tayo sa taginit. Ito pong nalalapit na rotating brownouts na naman na hindi natin may iwasan na naman yan, senyora. Ewan ko ba kung paano gagawin natin dyan. 38 minutos makalipas ang nagbabadaling alas 3 ng hapon. Senyor Balita! Merienda kon Balita pa rin tayo, senyora. Samantala, tiniyak po ni Vice President Sara Duterte na tutugunan ng Department of Education ang school infrastructure gaps, lalo na sa mga silid-aralan. Ayon po kay VP Sara, sa taong ito, magtatayo ang DepEd ng 6,000 classroom na resilient mula po sa anumang kalamidad at sakuna. May sasakuto para na niya ito sa pamamagitan ng mga pulisiya na susugpo sa korupsyon at pag-iwas ng school building funds sa pamumulitika, at sinabi ng pangalawang pangulo na 15.6 billion pesos ang inilaan para po sa konstruksyon ng bagong pasilidad ngayong 2023. At siyempre, ito po, meron pong ibinahagi na na mula po sa mahigit 327,000 school buildings ay mayroong 104,536 lamang ang nasa maayos na kondisyon. Ayan, bigat talaga, no ha? Samantala, nasa linya po natin, napag-uusapan natin ng edukasyon at nasa linya po natin ngayon ang Vice President ng International Parent Teachers Association of the Philippines Revising K-12 Curriculum. Naku, talaga naman. Pag pinag-uusapan natin ang revising K-12 Curriculum, naku, dapat talaga magbawas din ang workload ng mga guru natin para makapag-focus po sa pagtuturo. Nasa linya na po natin ngayon ang Vice President ng International Parent Teachers Association of the Philippines, Mr. Lito Senito. Senyeto, ayan. Mr. Senyeto, magandang hapon. Buenas tardes. Magandang hapon po. Senyor Ray. Buenas tardes po. Buenas tardes po. At mukhang numilito po na umamin po ata ang ating Vice President Duterte na mukhang yung K-12 natin ay mukhang hindi okay. Ano ba tingin ninyo? Ito ba nung pamambang pairali nito? Kasi alam ko, nagkaroon na ng pagtatalo-talo dito sa K-12 na ito eh. Na marami talagang umaayaw pero natalo, iginiit din dahil daw makakatulong daw sa mga estudyante, pero ang daming daing ng mga magulang, ang dami ding daing ng mga estudyante. Naku, dami ko na naririnig ng daing ng mga estudyante. Para daw silang lumalaki na raw ang ulo nila. Hindi sa lumalaki ang ulo, hindi yung ibig sabihin nagyayabang ha. Lumalaki ang ulo nila sa kaiisip kung paano nila may sasaksak sa utak nila ang mga tinuturo dito sa K-12. Nakakarating ba sa inyo yan, Mr. Sinieto? Yung mga impormasyon na yan ng ating mga estudyante? Opo, sir. So, nauna po, sa Senate Committee on Education, wala po sa isip nila with regards to such revision or revision at that, pero is really to strengthen the curriculum. Kasi po, ang unang-una, yung ating K-12, kaya pinopromote noon, way back 2012, ang sabi nila, yung unang-una is good for employment sa mga senior high school students na ma-employ daw agad. Mm-hmm. And then number two, yung kung subject daw ng senior high is carried daw sa college. Okay. Unang-una, yung pinopromote yan, sabi ko dun sa teacher dito sa amin sa elementary, aba, ngayon, pwede yan yung carried ang subjects. Mm-hmm. Sabi ko, unang-una yan. Kasi, unang-una, ang high school is one unit lang. It's one unit with the subject. Ngayon, pagdating sa college kasi,
ang minor subject is carried out 3 units, whereas minor is 5 to 6. Kung po pwede yung sabi ko. No, lumalabas po ngayon, because yung lumalabas ngayon, pagkisinabin po ng ating education committee, ng chairman, ng ating senate, agrabyado sa employment ang ating mga graduate ng senior high school. Because pag na kasabay nila sa pag-apply yung 4-year course graduate, sino pipili ng employer? Apo. Apo, yung ating 4-year course graduate. No, kasi yung kung pwede lang, bawasan yung mga subjects na siguro na minor, doing whatever minor, aba, i-concentrate na lang sa mga major subjects na pwedeng for employment. Aha. Kasi tulad ng mga STEAM. Ang mga STEAM kasi, more on theory si, paano kung mga graduate engineering, aba, graduate whatever, tapos yung mga naman sa accountancy, eh paano kung yung mga bookkeeping siguro lang minor subject nila sa senior high, eh graduate ng accountancy yung 4-year course. So, yung ang mga ganun bagay na nangyayari. Opo. So, kung pwede sana, mag-isip ang ating mga kinukulan, education as well as the committee, in order to mabawasan na yung paghirap ng mga estudyante. Kasi 11 and 12 supposed to be first year and second year college na sila. Opo. And then, wala sa kultura natin, yung itong 12 years na education, opo, ang kultura natin is 10. Talaga, sabi nga nila, para daw makapag-COVID with regards to world na daw, tayo na lang daw ang dipakito siya. Apo. E sabi ko, third world countries tayo, saan po ba ang mga country na tumanggap yung ating diploma outright? Aha. Maski yung doktor natin, maging nurse, para lang may apply sa US, gano'n. Apo. E pag mga dentist natin dito, maski 12 years lang nagti-cleaning yan, pagdating sa Australia, Canada, or US, dental assistant ang tawag sa kanila eh. Aba. Oo. Napakahirap din. Meron lang ako tanong, sir, no? Dito sa, pakialo nga natin, pakibaba nga natin muna, sandali. Nagagalaw eh. Ayan. Sandali, Mr. Sinieto, ito po bang, nung po bang iilunsan itong K-12, pinag-aralan ho ba natin ang magiging epekto nito sa ating mga estudyante? Nakita ba natin na parang nakikita ko na puwersa ang ating mga estudyante? Kasi dapat gradual eh. Mula sa elementary hanggang high school, di ba, gradual. Ang napansin ho natin sa mga estudyante, para silang napilitan na ipinwersa, isinaksak sa utak nila ang isang bagay na para bang biglaan, dapat ay gradual. Tama po ba? Opo, kasi actually sir, yung pinopromote ang K-12 noong 2012, ang mga speakers kasi doon, maski dito sa amin sa Pangasinan, nung pinopromote dyan, mga foreigner ang speaker dyan. Uh-huh. Opo, because aming digital supervisor, hindi pwede sa atin ang K-12 kasi yung lang hanggang grade, yung senior high school is 10, marami ng after that graduation, magkano mas sila ng trabaho eh, hindi na kaya ng 11-12. Uh-huh. Yung dyan na lang panahon na yun, sabi ko, hirap na sila. What's more, dagdagan nyo pa ng dalawa, hirap na talaga. Uh-huh. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Apo. Kaya lang, alam nyo na dyan sa mga ating mga Congress, apo, pati sabi natin sa ibaba na hindi kaya, pero kung marami nag-lobby, ang tawag natin naman, mas ito yes, may lobbying. Apo. Kung nag-lobby dyan, talo tayo. Yun nga. So ngayon, do you think, kailangan nating i-revise ito ngayon? Itong K-12 na ito? Ang sa atin sir, ano, maghanap sila ng skill na huwag nang dumaan yung bata. Apo. K-12. Mm-hmm. Sabi ko nga, ang suggestion ko nga, di ba natanda natin yung NCEE, National College Examination? Apo. Na, pagdating mo ng senior high or grade 10, mm-hmm, pag-exam pa, para makapasa sa NCEE. Opo. Pag nakapasa ka, you go straight to college, mm-hmm, yung mga back planker, ang tawag natin doon, planker, kukuha ng technical vocational. So, ayun. By that time, dumami yung ating technical vocational, sa atin, informatics, yung EARN, mm-hmm, dumami sila noon eh, mga technical vocational courses. Mm-hmm. Ngayon, tinaming itong senior high, apo, na po yung mga yon, mga tikbo pa schools. Mm-hmm. So, sila, meron silang NAT, National Achievement Test,
wala namang utilization yung nut, makimang-nut sila. Opo. Wala namang walang pwersa yun eh. Ayun. Whatever the statements, whatever is for, mm-hmm. anong interpretation doon? Interpret ba ng teacher sa bata? Ito opo. Kunin mo ko, itong kunin mo ko. Hindi eh. Mm-hmm. Hindi pwede. Ito yung not useless. So, and sabi ko nga, sir, ibalik ECE, pagkato ng grade 10, mag-exam sila ng ECE. Okay. Kaya yung pagpasabi yung bata, pag-straight college. Okay. Yung 10 na plunger, gawin mo sa 11. Okay. So, yan po ang gagawing adjustment dapat dyan. Oo, magdating yung mga 11, mm-hmm. pag-examin natin ulit ng okay. ECE. Mm-hmm. Pagpasado, dito siya ng college. Mm-hmm. Pero yung plunger, gawin mong 12. Pagdating ng 12, huwag muna pag-examin ng ECE. Kasi complete na yung 12. Okay. Yung 12 mo. So yun saan ang ipinopropose ko noon sa ating mm-hmm. mga magatunay kung na tinatanong kasama sa amin sa meeting namin opo. At saka sa ibang organization. Mm-hmm. Sabi ko, ibalik natin yung ECE kahit National College Entrance Examination. Mm-hmm. Kasi yung anak natin, maski kayo, ang anak nyo pagdating ng grade 10, ang isip na yan, papundang college na eh. Yun ang kultura natin. Ayun. Hindi natin kultura yung mga 11 and 12 na yan. Opo. Ang alam ko, Secretary of Education, si Silvestro, ay di sa Dilasal yun. Mm-hmm. Ang Dilasal, maski mga bata dyan, pagdating ng 20, pag-aralin mo, walang problema eh. Kasi opo. Mapera siya. Mm-hmm. Sa atin si Baba, una tayong pera eh. Hindi pa talaga sa mga ganun. Kasi si Ata, nasa Dilasal dyan eh. Mm-hmm. Kasi yan, mga yan, mapera mga nandyan. Mm-hmm. Kasi pababadin mo sila sa pag-aaral. Mm-hmm. Walang problema eh. Pero sa atin si Baba, tawawa tayo. I see. Eh, sabi nga, they will have to devise an scheme in which yung mga bata na prepared na, diretso na sa college, may iwan lang yung mga planters. Mm-hmm. At mo, i-promote natin ulit yung mga technical vocational schools. Mm-hmm. Ibalik natin yun. Ayun. Wala ka po TESDA, sabi nga nila, pagdating mo daw ng 11 and 12, in C1 and in C2 ang mm-hmm. diploma. Eh kung in C1 and C2 kontra diploma ng college, titingnan ba yan? Pagdating ba ng US, yung in C1 and C2, gamitin mo sa US, Australia, Canada, or whatever, Singapore? Tanggapin ba yan? Yung mga mentors na natin dito, tumagal na. Pagdating nursing aid. Pero na kung kapilala ng mga dentist dito, bumating ng Australia, Guam, dental assistant eh. Ang position nila. mga doktor na natin, nag-nursing pa. Opo. Para mag-employ eh. So yun lang. Sabi mo nga, nandiyan na yan eh. But you have to divide this. Okay. So, pang abolish din natin, pangawag din ng mga teachers na employed na. Mm-hmm. So, ma'am. Kaya, okay. Sige, sir. Sir, Mr. Sinieto, yung mga recommendation nyo na ba nito, pinarating nyo na at alam na ba ito ng ating Department of Education? I don't know kung naipon na ng aming National PCA Philippines. Opo. So, sa tingin nyo ba, kailangan natin immediate itong gagawin nating revising? At the most, sir, kung pwede, maraming 2 years, mm-hmm. Mga graduate ngayon ng grade 10, yung napapasang ng 2012, mm-hmm. pag-apok na sana. Kaya sabi ko nga, opo. Noon, kung may kamiting kami na ibang organization, sabi ko, kung pwedeng i-revise ngayon na, i-revise na ngayon, opo. Before such, kasi may mga 15 days, publication, whatever, alam niyo naman, sa Congress kasi pag maraming invitation dyan, marami ng content, yung mawawala na. Yung, actually, akala ko nga, pagpupo ni D.P. Sara, yun ang agad na mapapalitan na, maano na kagad yan, mabibigay na ng pansin. Okay. Oo. So ngayon, dapat ngayon na, ha? Okay. Oo. Ito pong inaasahan nating revising. Mm-hmm. O natulog na, eh kalang ulit ditingin. Ayun. Okay. Maraming salamat, Mr. Sinieto, sa pagbibigay danyo rito sa aming palatuntunan sa aming Senior Balita sa hapon dito po sa DWIZ Radio. Yes, salamat. Senior, thank you very much mo. Thank you so much. Maraming po salamat. Okay. Thank you very much. Mr. Lito Sinieto, Vice President for International ng Parent Teachers Association of the Philippines. Nagatid sa ating orasan, 51 minutos na makalipas ang alas 3 ng hapon. Senior Balita! Pero mga amigos at mga amiga, 56 minutos na makalipas ang alas 3 ng merienda time. At syempre, time na rin para po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay. Mag-iwahiwalay tayo pero pansamantala lang ha. Magbabalik ko kami bukas para din sa ganitong oras ng pag-atid namin sa inyo ng mga balita habang tayo ay nagre-merienda, habang tayo ay nagsisesta. At syempre, si Senyor Ray Pacheco pa rin na nagsasabing...
kami po ay nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana! Señor Balita! Señor Balita! 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 Balita!